biodegradation ng plastic. So, ang dami ng research na gumagawa. Paano ba mabubulok yung plastic? Kasi ang plastic, tumatagal yan, kuminsan 1,000 years. So, on the average, 450 years bago yan masira o mapunit o malukot-lukot. So, ibig sabihin, bago yan ma-degrade, ma-dissolve, o kaya kainin ng microorganism o enzyme, talagang mas matagal sa 450 years. So, biruin mo yun. Ang dami-dami nating ginagamit na plastic. At itong mga plastic na ito, ganun pala katagal bago mabulok. So, anong solusyon para ito ay hindi mag-accumulate sa ating mga dump site? So, ito po yung isang topic na ating pag-uusapan. At meron din po tayong na-discovery na enzyme mula sa hito tsaka sa saging na kayang-kayang i-dissolve o i-mulch itong mga plastic na to. Oo. So, may mga research din na pinag-aaralan yung iba't ibang microorganism tsaka yung mga worms. Baka sakaling itong mga microorganism nito makakatulong sa pag-dissolve o biodegrade ng mga plastic na to. So gusto ko i-share sa inyo bilang panimula itong ating itong ating PowerPoint presentation. So, biodegradation of our plastic garbage. Familiar itong nakikita natin na ito, no? Pag halimbawa, nagpunta tayo sa periphery area ng Metro Manila, pangkaraniwan ang makikita mo ito, eh. So, maraming PET bottles, maraming carboy, maraming mineral water container, maraming lalagyan ng, ano, ng mantika. At kuminsan umaabot ito sa ilalim ng ano ng karagatan natin, marami nang nababalita, lalong-lalo na 'yung ating mga face mask, 'yung ating mga face shield, 'di ba? Saan na pupunta 'yun? Araw-araw pinapalitan 'yan. Oo. 'Yung face mask, 'yung face shield, kuminsan once a week napapalitan 'yan. So, isipin na lang po natin kung paano mababiodegrade itong mga tinatapo nating plastic na to na ang kanyang buhay ay umaabot na 450 years, ha, hindi months, 450 years. So alamin muna natin ano ba yung plastic. Gawa muna tayo ng overview. So plastics are organic polymers. Pag sinabing organic polymers, galing ito sa may buhay, tapos dinistil, kinuha yung parts at ginawang plastic at pinagdugtong-dugtong. Kaya polymer, dugtong-dugtong na carbon chain, na galing sa may buhay. So ito pong may buhay na to, ito po yung ano, yung krudo galing sa ilalim ng lupa. Ang krudo po, nagmula yan sa mga nabulok na plants and animals. So may buhay yon. So, they are either natural or synthetic. So, ngayon, yung galing sa mga krudo, natural po yun. Meron din naman pong sinisynthesize based sa mga chemical component. Halimbawa, polyvinyl chloride. So, yung vinyl, inire-react sa chlorine para magdugtong-dugtong siya. So, nagiging synthetic pag ganun ang pagkakagawa sa kanya. Plastic can be molded upon heating and harden on cooling. So ito po yung tinatawag na thermosetting plastic. So iniinit yung plastic, pag tunaw na, kinaklamp yan ng mold, tapos binubugahan ng hangin para pumorma dun sa shape ng mold. So yan po yung molding plastic. Plastic can be classified into two broad types. So ito yung sinasabi natin, thermosetting tsaka thermoplastic. Pag sinabing thermo, ba thermos, may involved na heating. So thermosetting, irreversible hardening when cooled. So alam niyo po ba yung hawakan ng ano ng kawali natin, yung kulay itim? So di ba matigas siya
plastic po yun ang tawag sa kanya, thermosetting plastic. Meron namang thermoplastic, reversible hardening when cold, no? Ibig sabihin itong mga styrofoam, itong mga PET mineral water container, pag ininit mo yan, matutunaw. So pwede mong i-mold ulit, pwedeng gawin yung mga upuan, mga silya. So meron nang gumagawa niyan, recycling. So yung mga plastic bottle, mineral water container, tinutunaw uli yan, tapos ginagawang kapaki-pakinabang na mga plastic tulad ng upuan. So plastic have become an inseparable part of modern daily lives. So kung nakikita natin itong mga plastic na to, ito po yung mga ginamit na natin. Naging part ito ng buhay natin. At hindi dapat ito tinatapon, dapat ito nire-recycle. Alam niyo po ba yung 3R? Yun yung pinakamagandang halimbawa para mapakinabangan silang muli. Plastic takes too long to decompose naturally. Ito ang problema. So sa sobrang tagal, average sa 450 years ang kanyang itinatagal. So ang laking problema sa atin. So itong mga ganitong plastic, dapat ginagawa natin ng malalim na research para mapakinabangan uli at magamit at hindi dumagdag sa ating mga tambak, bundok ng basura. So ito yung paliwanag tungkol sa polymer na plastic. So merong linear, merong cross-linking. So ito, resulta itong research. Dati ganito lang yung mga plastic linear. Medyo flexible ito. Ginawa nilang cross-linking o interlink, magkakadugtong. Kung itong square na green na to, ito yung carbon, ito naman yung band nila, covalent band na nagdudugtong-dugtong sa kanila. Pag yung covalent band, linear, ito po ang tinatawag na linear o linya. Pag nagdudugtong-dugtong naman yung yung mga carbon, at both ends, left, right, up, down, ang tawag po sa kanila ay interlink. So, yan yung mga plastic na mas matibay compared dun sa mga sinaunang plastic. So, yung polyethylene, ginawa nilang high-density polyethylene through cross-linking. Yan. So, konting kaalaman yan, parang background there. Ito yung sinabi natin kaninang thermosetting plastic. So, alam niyo yung mga melaware, di ba? Pag bumagsak yan, nababasag. Tapos hindi na pwedeng initin, tunawin, at i-form into other usable furniture o iba pang magagamit. O, thermosetting ang tawag doon. Pero yung ating mga mineral water container, isang magandang halimbawa, ng thermoplastic. So ito pwedeng magamit uli. O. So ito, minsan ginagamit nila to as yung peel ng mga simento. Kasi matibay ito . Nagki-create ng mas matibay na simento to pag ginamit sa hollow blocks. Kaya lang, ginagrind pa uli para magamit. Pero ito, nare-remold ito upon heating. So, minsan ginagawang silya at iba pa. May 7 types ng plastic. Maraming klase. Kaya medyo mahirap pag-isipan ng isang solusyon na in general, ito magiging effect sa 7 types ng plastic na yon. So meron tayong PET o tinatawag na polyethylene terephthalate. Pag tinignan nyo yung ilalim nyo, meron symbol na ganito, number 1. So ito yung mga mineral water container. Yan. It is commonly recycled. Ang occurrence nila, percentage, 36%. So makikita natin, ito ang pinakamarami na ginagamit sa buong mundo. Yung PET, yung PET bottle ang tawag nila. Polyethylene terephthalate. Tatandaan nyo, ginamit namin itong building composite sa paggawa ng San Pablo School, Battle School Project. So pag tinignan nyo yung ilalim, may nakita kayong triangle na may number 2. HDPE yan.
Ito yung susunod na pinakamarami na ginagamit. So ito yung mga sandbag na high density polyethylene. Meron namang isa, konti lang gumagamit nito kasi pag nasunog, medyo poisonous. Pag number 3 ang nakasulat doon sa triangle na recyclable, PVC po yun, polyvinyl chloride. No, less than 1% lang yung ano niyan, yung paggamit niyan. So meron namang low density polyethylene at low density, high density polypropylene yan. Number 4, 6% lang ang gamit niyan. Tapos mayroon ding polypropylene PP na tinatawag yan. Meron din high density polypropylene. So 3% lang ang gamit niya sa buong mundo. Polystyrene, ito medyo madami din. Yan yung styrofoam. Maganda kasing ano, peeler yan eh. Tapos maganda rin yung conductance niya ng heat. Medyo mababang mababa. So ginagamit itong insulator din. Lalagyan ng ano, ng ulam at kanin. Diba? Yung mga polypropylene, polystyrene na styrofoam. Diyan nilalagay kasi hindi umiinit. Yung coffee din, pag inilagay mo dyan, hindi lumalamig kaagad. O, kasi ano siya, insulator. Tapos the rest, yun yung ika-7. Medyo konting-konti lang yan. Less than 0.01% ang gamit. So, eto ang nagiging problema. Hindi lahat ng plastic, yung 7 types na yan, kayang kainin ng microorganism all in general, all at the same time. So kailangan gumawa ka ng solusyon na kayang i-degrade itong 7 na to. So naging problema ito kasi yung ating WWF. So ito yung nangangalaga ng ano eh, ng kalikasan natin. Nakita nila na sa ilalim ng dagat, nagkalat na to. Maraming whale, maraming shark, maraming mga isda na nakikita nilang patay. At ang cause ng pagkamatay, itong mga plastic. Either nasa loob na ng tiyan nila, o kaya naman, nakasuot doon sa kanilang ano, ulo at nasupukit at namatay dahil sa mga plastic na to. So pinakikita dito, yung sandbag na HDPE, 20 years ang tinatagal niyan. Yan ang life cycle niya. Yung coffee cup na polystyrene o styrofoam, 30 years yan. Yung mga plastic straw, you know, 200 years bago ma-degrade naturally. Tapos yung holder nitong coffee cup na to, tsaka mga soft drinks, yan, 400 years yan. Tapos yung PET plastic, 450 years. Ito yung pinakamadami. Yan. Tapos yung mga coffee pad, yan, coffee cup, 500 years yon. Yung mga plastic cup, polypropylene, HDPP, 450 years yan. Disposable diaper, 500 years, biruin mo yun. Tapos yung plastic toothbrush, yung brushes niya, tsaka yung handle, 500 years yan. Marahay na hapon sa mga Uragon. So balik po tayo sa ating talakayan. Be cool, sabi nga nila ng mga Bicolano. So ituloy lang po natin ang ating discussion tungkol sa plastic. So napag-usapan yung mga ano, yung mga bacteria na kumakain ng plastic. So marami ng research na ginawa, hindi lang dito sa Philippines. So meron ding mga galing sa mga scientists natin sa ibang ibang parte ng mundo, sa ibang mundo. So ito yung mga halimbawa, ang dami ng research dito sa mga plastic eating bacteria. Meron din pong iba pa na ginagawa ngayon. Nabanggit nila yung worm plastic. Sa atin nagsimula yan eh. Worm eating plastics. So sa atin nagsimula yan, yung wax moth na inilagay ng mga nagkukulit ng ano, caterpillar dun sa plastic na polyethylene, HDPE, yung mga sandbag.
Tapos nakita nila nabubutas yung ano, nakakawala yung mga wax moth. So nakita nila kinakain. So ito po yung nag-trigger. Ngayon, yung nature.com na pag-aralan na rin nila to. At dito nagmula yan sa Pilipinas. At iba pang pinag-aaralan nila, medyo marami na rin ito, karaniwan mga termo, monospora, puska. Pag sinabing termo, yun po yung nabubuhay sa mainit na lugar. Pag rodo naman, mga kulay red na kung natatandaan nyo yung nakakalason pag ano pag magsa-summer pag nag from summer magtatag-ulan yung mga red tide causing ano mga rhodococcus yon no? Mga bilog-bilog na dikit-dikit no? Tapos Pseudomonas chlororhabis kulay green ito yung meron siyang capability gawing chlorophyll yung mga kinakain niya na plastic. So marami pa yan pero ito yung pinakamaraming research na inundak dahil sa mga microorganism na to. At tayo rin po, kasama din po tayo sa mga nagkukundak ng research. So, yung pagiging observant natin, kung minsan napapakinabangan yan eh, meron kasi tayong principle na pag may nangyari sa paligid mo, may ipinapakita sa iyo na isang dapat eh, nauungkat o nagbibigyan ng panahon para i-research, observation. So, isang araw, nakita natin yung itinapon na hito sa ibabaw ng basurahan, yung mga pinagtabasa ng hito, pinatatapon sa atin yan. Nung itatapon ko na, nakita ko yung dating parang gabundok sa ibabaw ng basura, lububog siya. Tapos may butas. Pag sinilip mo yung butas mo, makikita mo may itim-itim. So ito po yung mga dorsal pin, tsaka pectoral pin, tsaka yung skin exudate ng hito. So ibig sabihin may capability ito na tunawin yung mga basura. So volume reducer. O kaya may mga plastic din doon, kaya niyang tunawin. So ginawa po natin, pinag-aralan natin ito through thin layer chromatography at saka gas chromatography. Gusto ko i-share sa inyo. Yan. So, makikita po natin dito itong product na pinangalanan ko siyang Pacmanase. Yan. So, ito po yun. Pacmanase is an effective digester, decomposer, disinfectant, sanitizer, insect deterrent and repellent, deodorizer and waste volume reducer at plastic digester. So mag-ano po tayo, ginagamit na po ito ng maraming kumpanya pero magpo-focus tayo dun sa plastic digester. Ano yung capability nito? Diba sabi natin umaabot ng 450 years bago matunaw yung isang plastic. At matunaw lang yun ha, into nanoparticles. So ibig sabihin hindi pa siya dissolve. So dito sa ano, dito sa katas ng hito tsaka ng banana trunk, na-isolate po natin yung tatlong major enzyme. Actually marami pang enzyme ito eh. Pero dito aside from tatlong enzyme, yung mga maliliit na small quantity, traces quantity ng enzyme, hindi na natin na-identify dahil hindi na kayang i-determine ng gas chromatography. So, ano po yung ano, yung pectoral pin? Ito po. Ito pong ginugupit natin. So, yung pectoral pin, meron yung tinatawag nating tibo. Yan o, ito. Tapos meron din sa dorsal pin, yan. So, itong tibo na to, meron siyang lason. So, pag natusukan niyo, mamamaga ka agad yung ano mo, yung balat mo. Ginagamit, ito pala, ginagamit ng hito para pag natuyo na yung ano, yung putik, natutunaw nila yung lupa, natuyo na. Tapos, pag harima, may nakaharang doon na ano, na chicken wire, nakakalusot sila. So, ito yung ginagamit nila, yung exudate
galing dito sa mga pins nila, tsaka dun sa balat nila. So makikita natin, yung na-isolate po natin is dermatan sulpatase. Ito po yung malagkit at malapot na exudate dun sa balat nila, kaya dermatan eh. Oo. Tapos merong picril hydrazinase at isopentyl acetase. At marami pang iba, hindi lang detectable sa ating instrument. Oo. So, sa saging din, merong konting isopentyl acetase. Kaya inaluha natin ng, ano, ng katas ng banana trunk para carrier, para dumami siya. At meron din naman konting ano, isopentyl acetase. So, paano po natin to na-isolate? So, pakita ko po sa inyo. So, ito po yung tinatawag na thin layer chromatography. So, sa thin layer chromatography, ibinababad lang po yung parang papel, pero matibay, hindi siya, merong plastic sa ano, sa kabilang side. Tapos yung papel, pag ibinabad mo sa ano, dito sa solution, halimbawa yung katas ng ano, ng hito, tsaka ng saging, iniligay mo dito, unti-unting umaakyat yan. So, mas mahaba yung carbon chain nila, mas mahaba yung molecule, mas malaki yung molecule, mas mabagal ang pag-akyat nila. Oo. So, ito, mas malaki yung carbon chain nito. So, ito, maliit lang yung carbon chain niya. Yan. Yan. So, na-isolate mo yung iba't ibang components o ingredients ng isolate galing sa hito o galing sa saging. So, yung bawat akyat na yan, nag-iiba't ibang kulay, ina-isolate yung nasa taas. Yan. Yung umaakyat na yon, ina-isolate yan. Ginugupit lang ito. Pag ginupit mo yan, i-dissolve mo sa ano, sa silane o kaya any solvent, acetone, o kaya yung mga common solvent tulad ng alcohol. Normally, ginagamit N-propanol. Bakit yun ang ginagamit? Kasi pag in-inject mo dito sa gas chromatography, sila yung unang lalabas kasi volatile sila. Tapos, unti-unting lalabas yung peak nitong mga active ingredient na na-isolate natin. So, inisa-isa natin yon, more than 37 na ganito dun sa thin layer chromatography. Na-isolate po natin itong ano, itong tatlong ito, dermatan sulfatase, picril hydrazinase, at isopentyl acetase. So, nung na-isolate natin, ginawa po natin silang ano, isang produkto. So, galing sa trunk ng saging at yung exudate, skin exudate ng hito. So, in-expose po natin itong plastic na to. Mag-focus tayo sa plastic digester, yung capability nila. So, pag inilagay mo itong ano, itong ilalim, ang tawag dito, pentapod ng, ito, kasi lima yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ilalim ng bote ng Coke. Oh, so, makikita mo number 1 yung recycle symbol dito. PET yan, polyethylene terephthalate, tulad na na-discuss natin kanina. So, makikita mo, wala pang isang araw. Actually, in a matter of hours lang, 1 hour, 2 hours, makikita mo nagkakrak na yan. So, bakit nagkakrak dito? Kasi may, ito yung part ng plastic na may tension. So, yung cracking na yan, initial indicator yan na may capability yung dermatan sulfatase, picril hydrazinase, tsaka yung isopentyl acetase na mag-degrade ng plastic. Oo. So pinagpatuloy natin yung ano yung research na yan. So gumawa tayo ng ano ng ano ba yung pinaka marami na pinakabasura sa paligid natin. 'Di ba? Sabi natin yung PET. So nag-isolate tayo ng ano ng PET. Bote ng Coke, bote ng Pepsi. So, day 1, ito siya. So, makikita natin. So, meron na siyang epekto na konti. Yan. Pero ito, nabutas na. Nabutas na siya. Yung sa Pepsi naman,
makikita natin na nakalahati, na wala na yung pentapods after one day. So, ika-second day, ito na lang ang natitira. Yan. So, ito pong natitira na to, kinain na siya ng dermatansulfatase tsaka yung iba pang enzyme. Pero effect yung iba pang enzyme, pero hindi natin ma-isolate yung quantity niya tsaka yung nomenclature identity. So ito, makikita natin bumaba na siya. Ibig sabihin na uubos. Yan o. Nung itinaas natin day 3, ayan o, ubos na siya. Yung isa na wala na. Day 2 lang siya na naubos na. Yung pinakita nating research na gumagamit ng mga microorganism, nakalagay doon 30 days na nadidegrade siya unti-unti. May mga indication na merong crevices, merong striation, merong stripping, pero ito, in a matter of 3 days, nawala na siya. So siguro nanoparticles na siyang nakadissolve dito. Hindi natin alam. So, ang ginawa natin, i-continue natin yung ano, yung study at pinag-aralan. Ito, in-evaluate natin using microscope, 1,600 ang magnification. So, makikita natin yan mamaya. So, ito, tinuloy po natin, day 3, day 4, day 5. So, dito, day 3, nagkaroon ng cracking. Yan. Tapos itong makapal na plastic, puting-puti siya. Nagkaroon ng ano ng flaking na tinatawag, 'yan. Tsaka striation. So, cracking, flaking, striation visible na after the third day. So, yung fourth day, makikita nyo, namuti na siya oh. Namuti na siya. Ibig sabihin, naging manipis na siya. Tapos nag-i-start ng magkaroon ng striation, stripping, yan o, ito. So, kung ipo-focus natin dito, ito na yung pasimula ng degradation and mulching na tinatawag. Oo. So, ito, thinning pa lang ito. So, nagkaroon ng thinning. So, yung day 5, makikita mo, lumalaki na yung, ano, yung butas. Oo. So, dito meron ng mulching. Ito, hindi lang striation, talagang nabutas na siya. Yan. Kasi makikita mo na yung ano. Ito, manipis na manipis na. Hindi ko na siya mahawakan dun sa handle. Napupunit na itong handle na to. Hindi mo na siya malip kasi nasisira na siya. So, ituloy natin ang ating ano, ating evaluation. So, ito, ginamitan ko na ng pinaka-pincher. Dalawang pincher para maitaas ko siya kasi super nipis na yan after 5 days. So butas-butas na siya, yan. Ika 6 days, yan. Talagang ano na siya. Ano na siya yung mulching na talaga, yan. Halos nakain na. Tapos day 6, talagang konting-konti na lang yung natitira, yan. At super nipis na. Oo. So itong mga nauna, noong day 2, pinag-aaralan natin using using yung magnifier na ginamit natin. Ito po yun. Yan. Ito po yung magnifier. So, mamaya papakita ko sa inyo itong ginamit kong magnifier dito. Ano lang ito? Binili ko lang sa Lazada. So, ito yung ano, ika-first day, second day, inilatag natin, in-stretch natin na yung gel. Yun natira doon sa Pepsi bottle na wala yung pentapod. Ito na lang ang natira. Kaya nagkaroon tayo ng chance para mapag-aralan yung kanyang disintegration, yung stages of mulching. Oo. So, sa una, nagkakaroon ng cracking. Yun napakita ko sa inyo. Pag tinignan natin at 1,600 magnification, ito po makikita natin. Ito po table ito, itong block na to. Ito yung table. Ligyan natin sa black kasi contrast eh. Yung puti, kitang-kita sa black. Tapos, second day, ito na nangyari, thinning. Tandaan natin, day 2 lang ito, ika-day 3, wala na. Naubos na. So, nagkaroon muna ng thinning sa ibang portion. Yan, oh, manipis na manipis na. Ito yung actual na thickness niya. Ito, actual na thickness niya.
Tapos numipis siya. Ito siguro yung mga portion ng polymer. Yung polyethylene terephthalate. Tapos, merong portion naman na super nipis na. Ito yung normal na kapal niya. Yan. So, manipis na manipis na, nagkakaroon na ng mulching. So, dito makikita yung mulching. So, wala nang ano, wala na siyang, meron na siyang space dito at makikita natin, putol-putol na. Nagkakaroon ng striation, stripping yung plastic. Yan. Yan. Tapos, itong portion na to, itong manipis na manipis na to, yung pinaka-edges niya o periphery, ito yung magnification sa kanya, na-dissolve na siya. Yan, no? Tapos ito siguro hihiwala yan kasi makikita natin may striation dito. So ito yung mga nanoparticles ng plastic na unti-unting nadidissolve doon sa solution. So ang gandang ano, ang gandang very interesting na mapag-aralan at sana merong mga kabataan tulad nila nila Lawas, yung mga estudyante na mabigyan din ito ng ano, ng further research through microbial degradation ng plastic. Ito, enzymatic degradation ng plastic. Yan. So, sinubukan din natin yung actual na paggamit ng pacmanase. Ito nga yung may active ingredient na ano, na dermatan sulfatase, picryl hydrazinase, tsaka isopentyl acetase. So, ito yung ano, before spraying yung mga basura na punong-puno ng plastic. Itinutulak ito ng ano, ng bulldozer pagkatapos makalakal ng mga tao. So ito yung talagang hindi napapakinabangan, punong-puno yan ng mga plastic. So in-spray yan, 16 liter, yung laman nito 16 liter yan eh, per 100 square meter. Yan. So papunta na siya doon, tapos in-sprayan niya. Ito na yung ano, after one day spraying. So makikita niyo to yung guhit na to. So yung guhit na yan, dalawang layer yan ng dump truck of plastic. Ito na ngayon yung layer. Yan, oh. So ito yung unang dump truck, ito yung pangalawang dump truck. So makikita niyo yung difference. Yung taas nito, tsaka yung taas nito. So volume reduction. Bakit nagkaroon ng volume reduction? Dahil sa mulching, enzymatic mulching ng mga plastic. So, sinubukan din namin sa ano, sa pig pen. Yung pig pen kasi, di ba, madumi-madumi yung kuminsan. Dahil maraming pagkain, maraming dumi, tumutubo dyan yung mga algae. So, gumawa tayo ng 1:1 dilution. So, 1 square meter. Tapos yung square meter number 2 naman, ginamitan natin ng ready to use, hindi diluted. So, ito po yung ano, diluted 1:1. Makikita nyo kulay green pa yung ano, yung pinaka lapas ng 1 square meter. Tapos ito naman yung ginamitan ng ano, ng ready to use. Walang dilution, yan. So, di ba na natanggal niya yung algae. So, yung algae na to, kaya niyang i-mulch, kaya niyang kainin. So ginagamit itong pang alis ng mga lumot na madulas na tumutubo sa rooftop ng mga building. So pag lumakad ka doon, pwede kang matumba dahil sa dulas. So ito yung ginagamit nila, pacmanase. Tapos sa dump site, makikita niyo. Ito yung nagiging resulta. So ano po ba yung pacmanase? So, ito pong pacmanase, isa ito sa mga solusyon na nagawa natin para marimedyuhan yung pagdami ng plastic. Kahit anong plastic pa yan, wag lang yung thermoplastic, yung mga matitigas, yung mga melaware. Yung mga melaware kasi kailangan mong pulbusin yan bago ma-degrade. So, ito, magandang solusyon at napakagandang ano i-further study, gawa ng ano ng research para ma-compare doon sa mga research na nagawa na dati.
So, itong ano, itong tatlong components nito, pwedeng i-extract very simple from yung mga pinagtabasan ng catfish o hito na napakarami dito sa Kabuyaw. Doon ko po kinuha yung ano, yung mga exudate ng hito. Medyo mahirap lang nga kasi masyadong madulas. Kaya dinadilute natin yan ng ano, ng extra galing sa banana na meron ding isopentyl acetate. So, itong ano, itong extract na to, maraming mapagkagamitan. So, tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, ito'y ginagamit na effective digester, decomposer, disinfectant, kaya nitong emulch yung mga microorganism. So, nakakita na ba kayo ng hito na may kagat ng lamok? Ano, biro lang po yun. So, insect deterrent. Pag inispray ito sa ano, sa poultry house, so nawawala yung ano, yung amoy. So, deodorizer siya. At the same time, hindi lumalapit yung mga langaw tsaka yung mga insect carrying mga bacteria. So, waste volume reducer. Tapos na discuss nga po natin itong plastic digester. So, napakagandang ano, ipagpatuloy itong research na to at makikinabang yung ating mga kabataan kasi sa future, isa sa napakalaking problema yung accumulation ng plastic. At sabi nga nila, ang basura mo, pag itinapon mo, babalik din sa'yo. Na-experience na po natin yan. Kasi po, yung mga plastic na ating itinatapon, napupunta yan sa karagatan. Tapos yung plastic na to nakakain ng mga isda, ng mga pating. Minsan namamatay sila eh. Pag na ano dyan sa shore, nakikita natin may nakasalukbong pang ano, mga plastic. Tapos yung iba dahil nakain nila, pag binuksan natin, namatay yung isang butanding o kaya malalaking isda. Pag pinag-aralan natin yon kung ano yung cause ng pagkamatay niya, nakikita natin punong-puno ng plastic yung kanilang ano, stomach. Ang masaklap dyan, halimbawa, yung mga nanoplastic particles na nakain nila. So, napupunta yan sa mga cells nila. Pag kinain natin, lasang plastic na yan. At hindi maganda sa katawan. Okay? So, yung pong huling slide na pinakita natin, dyan po nagtatapos ang ating discussion related sa plastic degradation. Contribution po natin, maliit na contribution po natin yan sa future kung paano natin mariresolba itong problema ng plastic garbage na nagpapataas at nagpapadami sa ating dump site. Muli po, ito po ang inyong kaibigang scientist Egan Rick Capistrano. Parati pong nagsasabi, maraming alam, masarap ang ulam.